Akala ko po makakabuti ho sana ko na magpakasal kami ni Kamlon. Kasi magkakaroon ho siya ng tatay. Pero hindi naman po pala. Makakatulong kaya kung iiwan mo muna sa amin ng bata? Habang inaayos niyo lamang ang samahan ninyo ni Kamlon. Para matanggap niya ang bata. Eh, bakit ba, ate? Nandito naman tayo, di ba? Umuwi tayo sa bahay, ha? Doon aalagaan natin ang anak mo. Ebe, kasal sila. Sumumpa sila sa Diyos. At hindi basta-basta pwedeng talikuran yan. Pero, Dola, hindi ko rin pwedeng talikuran yung anak ko. Hindi ko po kayang gawin yun. Alam ko, Anita. At hindi ko naman sinasabing mamili ka kay Kamlon at sa anak mo. Sa akin lang, at hindi natin unawain ang asawa mo. Mahirap din yung pinagdadaanan niya, di ba? Imbis na sukuan natin siya, ba't hindi natin siya tulungan matanggap ang bata? Anita, hindi pa huli ang lahat. May pagkakataong kapambigyan ng buong pamilya ang anak mo. Na hindi ka agad-agad. Oh. Uy. Bakit ka malungkot, ha? Pag ganun, di ba masaya tayo? Alam mo, imbis na malungkot ka, ha? Mag-isipan na lang natin kung ano ba ipapangalan dito sa bata. Jose. Jose po, Lola. Jose. Si San Jose. Si San Jose ang kumupkop kay Jesus at nag-alaga sa Birheng Maria. Kahit na... Hindi niya po ito, anak. Kaya naman siya ang ginawa ng patron ng simbahan. At dahil kinupkop niya at inalagaan si Jesus, kinupkop na rin niya tayong lahat. Hindi pumipili ng mamahalin si Jose at walang utos ang Diyos na hindi niya tinupad. Kahit ikapahamak niya ito, hindi na uubos ang pagmamahal niya. Lalo sa mga anak na nangangailangan ng pagmamahal at proteksyon. Lola, asan si Kamlon? Ba't hindi niyo mapasabay? Nagpasabi kasi siya na hindi siya makakapunta. Kompleto na ho ba lahat? Maaari na ba tayo magsimula? Apo. Tayo nagagalak at nagkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib sa ating sambayanang Kristiyano. Ikaw aking binibinyagan, Jose, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Anita, gusto ko sanang pumunta talaga kanina eh. Kaya lang, hindi pala ganun kadaling tanggapin yun. Anita, pinagtatawanan nila ako. Hindi ganun kadali para sa akin tanggapin yung anak ng lalaking yun. Anak ko si Jose! Oh, at nakikita ko yung pagmamahal mo kay Ruel kapag nakikita ko yung Jose na yun. At ang sakit kasi alam ko mas pinahal mo si Ruel kaysa sa akin. Kamlon, asawa kita! Pero siya'y pinili mo nung una. Pangalawa lang ako. Kamlon, kasal na tayo. At ikaw ang mahal ko. Hindi mo ba nararamdaman yun? Anita, ayokong mawala ka. Yun lang ang nararamdaman ko ngayon. Huwag mo kong iwan. Bumalik ka na sa atin. Anita, huwag mo naman agad isuko yung kasal natin. Sumumpa tayo sa lahat, di ba? Nangako tayo sa kanila. Hindi tayo maghihiwalay sa hirap at kinawa. Kala, nangako ka din, di ba? Nangako ka na tatanggapin mo si Jose. Hindi ko pa kaya, Anita.
Anita, bigyan mo ko ng panahon. Bigyan mo ko ng panahon. Ni Jose, may mga lampi na po siya. Anita, saka yung konting laro. Kami nang bahala sa kanila. Madalas mo pa rin namang madadala, Jose, Jose. At di magtatagal, mailalapit na rin natin siya kay Kamlon. Huwag ka muna panghinaan ng loob. Jose, sige, magpaalam ka muna sa anak mo, ha? Nandiyan lang kami. Pasensya ka na, anak, ha? Ay, hindi naging matalino si nanay sa magiging buhay mo. Ang aga-aga mo tuloy nagsakripisyo para sa pamilya natin. Aayusin ko to, anak. Gagawin ko lahat para magkasama tayo ulit. Sa'yo, anak. Magiging buo ang pamilya natin. Masaya. Dahil hindi ko hahayaan maging matulad ka kay nanay. Mapupuno ng pagmamahal ang buhay mo, anak. Nangako ko yan sa'yo. Natanggap ako nun sa salary ng kaibigan ni tatay. Malaki-laki sa sweldo yung kron. Pag nakaipon tayo ng malaki, meron ka ng pang-aral. Malay mo, mas malaki pa yung maipon ko. Makakabunta tayo sa probinsya nila nanay. Maganda nun, Anita. Gusto mo ba yun? Oo. Saan ka pupunta? Pagod ako. Matutulog na ako. Lang yan ang ina niya. Eh, wala nga dito ang nanay niya eh. Siguro may gatas tayo sa baba. Kukunin ko lang, ha? Dali. Tama, tama. Bigat-bigat na niya. Hindi na. Hindi ako sanay humawak ng bata eh. Baka mapitawa ko lang. Anita?
Halika na. Baka abuyin tayo ng gabi, oh. Wala lang ho kami. Sige. Sige. Magising. Walang iwanan, kumapit ka't huwag bibitiw. Sali na kasi, anong pagsubok man ang dumating ay kakayanin natin. Sige na. Aahon tayo at lilipad patungo kung saan basta't walang iwanan. Jose! Jose! Ano nangyari sa'yo? Naku! Sa tekari! Aray! Ay! Aray! Ate! Oh, ano? Ano nangyari? Jose! Bakit? Ikaw na nangyari sa'yo. Naku! Ano gagawin ko sa inyong dalawa? Kamlon! Bakit hindi ka pa nakabihis? Diba ngayon yung dalaw natin kay Jose? May sakit si Boy. May sakit yung anak natin. Tapos aalis ka pa rin. Kamlon, baka naman pwede ikaw... Anita, unahin mo pala talaga si Jose kaysa sa anak natin. Kamlon, hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Pero alam mo naman, di ba ang tagal ko na hindi nakikita si Jose? Wala akong pakailam. May sakit si Boy. Alagaan mo. Dapat po ba sa kanila lahat nagdadasal? Hindi naman. Pero dapat, ang uunahin natin ay ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pagkatapos nun, pwede na tayo mamili kung sino gusto nating paboritong dasalan. Ako kasi ang paborito ko, si Mama Mary kasi kahawig ko siya. Hindi pa. Lang kinain ng balyena si Jonah. Nakatakot po, Lola. Naku, apo, huwag kang matatakot kasi makakaligtas si Jonah. Tapos, biglang may sumunggab kay Boy. Yan pala isa siyang hasungong. Pero buti na lang, dumating ang superhero si Jose at dala niya yung kanyang magic stick at sabi niya dun sa aswang, hindi mo pwedeng kawain ang mga kapatid ko! Very good, Jose Bautista. Letter T, I. Ingat, ingat ha. O sige, yun namang letter I. Huwag lalagpas, kundi palo, ha? Wala, pagod na po yung kamay ko. Ay nako, kung konti pa lang yung nasusulat mo, hindi pwede. Pwedeng ako na lang ang magturo kay Jose. May teknika ko kung paano siya matututo ng numbers. Kaya ito na po, ha? Una sa letter ng O! Yan na! Mamanggal mo! 70! Ay, bingo kami! Bingo! Sarap na? Saan kayo galing? Bumili kami ng ice cream. Kasi nasagot niya lahat. A perfect niya lahat ng tanong ko tungkol sa numbers. Talaga? Mm. Galing naman ng apo ko. Hanggang saan ka na nakakabilang? 70 po! Wow! Ang galing! Mamang kalbo! Bingo! Eh, ano? Naborn kasi kami. Ebe! Pasok! O, papasok na. Laki nagagalit. Konsentidora! Kagalit kagad. Crescentio. Oh. Matanda ko si Crescentio. Ha? Lipat natin siya sa kuna. Kamlon, gusto ko na sanang iuwi dito si Jose sa bahay natin. Ano ko siya eh. Kailangan ako ng bata sa tabi niya. Tsaka Kamlon, ang tagal niya na kina Lola Ina.
Ang tagal ko na rin na gumagawa ng paraan para mapalapit sa yung bata. Kaya lang ikaw yung umiiwas eh. Pero Kamlon, di ba kung nandito yung bata, mas makikilala mo siya? Ayoko siya makilala! Kamlon, anak ko siya! Kailangan ako ng bata at kailangan ko rin siya! Kung iuwi mo siya rito, kami ng mga anak mo ang aalis. Hindi mo pwedeng gawin yan dahil ako ito ng mga bata! Kamlon, sandali! Ano ba ginagawa mo akin? Kamlon! Mamili ka. Kami ng mga anak mo? O yung anak mo sa lalaki? Hindi ko kailangan mamili. Maayos ang buhay ng anak mo sa lalaking yun. Hindi kanya kailangan. Si Boy si Crescencio kailangan ka. Ba't mong unahin yung batang yun? Kamlon! Ikaw na ipakilin sa Nanay, mag-aaral na po ako sa susunod na linggo. Bumili na po kami ni Lola Eben ng notebooks ko. Pati nga rin po yun, uniform, meron na rin po ako. Ang babait talaga ng mga lola mo, ano? Kaya nga, fundraising nga yun ng simbahan, ate, ano? Fundraising? Linggo? Lola, nag-away po ba ulit kayo? Ay, naku. Hindi. Hindi kami nag-aaway. Di ba, ate? Nay, pwede po ba kayong mag-attend sa akin sa unang araw namin sa school? Sama niyo na rin po yung mga kapatid ko. At si tatay po, gustong-gusto ko po siya makita. Kasi, apo, yung tatay mo, ano eh, busy. Siguro pwede, tayo-tayo na lang. Kami, pupunta kami. Nay, sabi niyo po kay tatay, huwag masyadong isipin yung problema. Nakakapangit po yun. Hayaan mo, anak. Sasabihin ko. Hanap yung mga anak, may sasabihin lang ang nanay, ha? Alam niyo ba, sa palagay ko, pwede na kayo mag-aral? Kasi ang Kuya Jose niyo, mag-aaral na. Gusto niyo bang sumama sa akin maghatid kay Kuya para makita niyo yung eskwelahan ni Kuya Jose? Opo! Opo. Ikaw, ano anak? Gusto mo sumama kay nanay? Opo. Oo, sige, sasama kita. Mali ka na, kumain na tayo. Nay? Bakit anak? Bakit po sa ibang bahay nakatira si Kuya Jose? Kasi anak, walang kasama sa bahay ang Lola Ebe nyo at Lola Ina nyo. Ay, di ba mahirap yung ganun? Kaya doon ang kuya nyo. O siya, kumain na kayo. Halika na. Anak, yung kutsara mo. May nandiyan si tatay! Kamlon. Bis lang ako. Sige. Mga anak, kumain lang kayo mabuti, ha? Tapos tingnan-tingnan niyo yung kapatid niyo. Baka magising. Sandali lang. Kamlon? Parang masaya ka. Tsaka parang ang sarap na niluto mo. May ipagpapaalam kasi sana ako sa'yo. Ano yan? Unang araw kasi ni Jose sa eskwela, baka... Sabi ko na eh, tungkulan na ba sa batang yan? Kamlon, tungkol to sa anak natin. Anak mo! Hindi ko anak! Ano ka ba? Marinig ka ng mga bata. At oo, alam ko, anak ko lang si Jose. Pero eh, Kamlon, mag-asawa tayo, di ba? Hindi ba dapat tanggapin mo ko ng buo, pati ang mga taong parte ng buhay ko? Yun na nga eh. Mag-asawa tayo. Kaya dapat ako lang at ang mga anak ko ang inaatupag mo. Isang araw lang naman to eh. Parang hawa mo na tsaka huwag ka mahinay. Maririnig ka ng mga bata. Ikaw ito mahinay! Wisit! Kamlon, sandali! Ano naman ako? Sandali! Nay, alam niyo po ba? Bumili na kami ni Lola Eben ng babaunin ko. Dalawang mamon po. Isa sa'yo, isa sa'kin. Jose, anak. Anak, huwag ka malulungkot, ha? Pasensya ka na, pero hindi makakasama si nanay bukas para maghatid sa'yo. Ho?
Bakit ho? Anak, wala kasi mag-aalaga sa mga kapatid mo eh. Pero Nay, nag-promise po kayo. Oo, anak. Alam ko. Pasensya ka na, ha? Eh, Nay, bakit di na lang po kami pumunta dyan pagkatapos po ng pasok? Anak, huwag muna tayo magmadali, ha? Maniwala ka sa akin, dadating tayo dyan. Makikilala mo rin yung mga kapatid mo. Yan pangako sa'yo ni Nanay. Ha? Halika na. Magdasal na tayo sa baba. Lagi dapat tayong magdadasal. Maraming dahilan, Apo. Parang ako. Kaya ako parating nagdadasal kasi gusto ko palaging kausap si Papa God. Kasi nakakagaan ng loob. Ako po, pinagpipray ko po kay Mama Mary na sana makapunta po bukas si Nanay. Apo, alam mo, hindi lahat ng dasal ay natutupad. Po kayo, nagdadasal pa rin po kayo. Hindi lang naman tayo nagdadasal dahil may hinihingi tayo sa Diyos, hindi ba? Kung minsan, nagdadasal tayo dahil gusto nating magpasalamat. Kasi kahit sa dami ng problema natin sa buhay, eh may palaging kaloob ang Diyos na nagpapangiti, nagpapatawa, nagpapasaya, at nagbibigay pag-asa sa atin. Huwag mong kakalimutan yan, Jose, ha? Payakap naman. Mama Mary, sorry po kung nagdamdam ako. Malungkot lang po ako kasi hindi ko po makakasama si Nanay. Pero okay na po ako. Kasi po, kahit wala po si Nanay, ang dito naman po ang dalawa kong lola. Salamat po at binigay niyo sila sa akin. Thank you, Mama Mary. I love you. Ate, may naisip ako. Gising na. Jose, bangon na. Baka mahuli ka sa eskwela. Jose, gising na. Good morning, anak. Nay! Amen. Amen. Oh, Jose, kain na. Kain na. Kumain. Jose, baka mahuli ka sa eskwela. Oo nga, at unang araw mo sa eskwela ngayon. Asan ba si Lola? Tapos si Manang Hilda. Bakumag si Ma'am! Bakumag si Ma'am! Dito ka. Pupunta dito ka lang ng taka pa. Uy, tama na. Kaayos ko lang yan eh. Hilda, Ma'am, sabi mo stress. Ma'am, pwede ba mag-day off? Hindi, Ma'am. Kakayo, oy, gusto mo to, alika, oy. Ano eh, tumawag yung kaibigan niya kanina. Eh, humingi ng tulong kay Lola Ebe kasi may rayuma siya. Sayang naman, hindi niya ako mahahatid. Pero, pwede ka naman daw niya ihatid sa eskwela araw-araw. Eh, ang nanay mo, hindi naman nakakapunta rito madalas. Ngayon, nandito siya. Kaya, siya maghahatid sa'yo sa eskwela. Napakabuha ko naman talaga ng anak ko, oh. Mana kasi ako sa'yo, Nay! Love you, Nay. Pag-aaral ka, pag-inig ka, ha? Okay, tingin nga. Tingin nga. Nay, huwag po kayong mag-alala. Kompleto na po ako. Eh kasi, anak, gusto ko lang talaga makita ikaw na naka-uniforme. Eh, Nay, hindi po ba pwedeng tumira na lang tayo ng sama-sama para palagi niyo po akong mahatid? Anak, masyado kasi itong malayo sa trabaho ng tatay mo eh. Anay, baka hindi na lang po kami tumira sa inyo.
Anak, masyadong maliit ang bahay namin. Hindi doon pwede yung mga lola mo, baka magkasakit sila doon. Huwag ka na mag-alala. Tingin ko kasi mas mabuting nandun ka sa mga lola mo kasi may titingin sa kanila. Mag-aalaga. Diba? Kaya mo bang gawin yun para kay nanay? Opo, anay! Sige na, anak. Baka mahuli ka pa. Bye-bye!